James chapter 1 verses 13 to 15. At yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol sa temptation, tukso, which is a very important topic kasi ito ay bahagi talaga ng buhay ng Kristiyano, no? As Christians, we, what is this, encounter temptations, and dapat maintindihan natin kung at malaman natin kung paano natin i-deal itong mga temptations na pumapasok sa buhay natin. So let me first show it on the screen, no? Okay, so there it is, no? Our text for today can be found in James 1, 13 to 15. So let me read it first, no? Okay. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then, okay, desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. So, ang sinasabi dito, dapat wag nating sabihin na ang Diyos ang siyang tumutukso sa atin, sapagkat ang Diyos mismo ay hindi natutukso ng kasamaan. Wala siyang tinutukso. Ang Diyos ay hindi nagtutukso, no? He does not tempt anyone. Kung ang tao man ay natutukso, dahil ito ay sa dahilan na siya ay nadadala, na naienganyo ng kanyang sariling pagnanasa. Pagkatapos, ang pagnanasa, kung ito ay magbuntis at magsilang, ang isisilang nito ay kasalanan. At ang kasalanan, kung talagang ito ay ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Okay, so that is what is so dangerous about giving in to temptation. May tatlo lang tayo, no? So, ang gagawin ko dito, hindi ko hahabaan ang ating devotional para at least ang importante, ma-absorb lang natin, makinig natin ang salita ng Diyos at meron tayong matututunan na we can really apply to our lives, no? So, what are the three observations or the three lessons we can learn from this passage? Very simple. Ito yung tatlong leksyon na pwede nating matutunan sa talatang ito. Number one, God tempts no one and he himself cannot be tempted. Hindi ang Diyos na ang siyang nagtutukso sa atin. Hindi siya ang nagtetempt sa atin. Okay, that's number one. Number two, very simple. Kung tayo man ay natutukso, ito ay sa dahilan na merong masamang pagnanasa, makasalanang pagnanasa, sinful desires na naninirahan o naiiwan pa rin sa ating puso, no? We are tempted by our own desire. That's the second point. And finally, ang third point, desire leads to sin and sin leads to death. Kung hindi tayo marunong sumugpo o tawag dito, i-overcome, talunin yung mga masasamang pagnanasa sa puso natin, ito ay magbubunga ng kasalanan at ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Okay, so number one, pag-aralan natin, ano ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos at sa temptasyon o sa tukso? Well, sabi dito, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. God cannot be tempted with evil. He himself tempts no one. So, ang Panginoon, sabi ng Biblia, hindi siya, no? Hindi siya ang tumutukso sa atin. Kung tayo man ay nakaka-inkwentro ng temptasyon o tukso sa ating buhay, hindi ito ang Panginoon ang siyang tawag dito, no? Lumilikha ng masamang pagnanasa sa ating puso. Yan ay galing po sa atin. So, wag nating sisihin ng Diyos. Wag nating sabihin na God is the one tempting us. Okay. Pero may sasabihin lang ako, madali lang ito na baka malito kayo, no? Kasi minsan, mababasa mo sa Bible. God tempted Abraham. Ano ibig sabihin nun? Kasi nasa Bible din yun, di ba? God tempted Abraham.
Tinukso ng Diyos si Abraham. So, bakit sabi naman dito, God does not tempt anyone? Alin dyan ang tama? Actually, ang dalawang talatang yan ay kapuang tama. They are both correct. Ang Panginoon bilang Diyos, siya of course, he is in control of circumstances. Ang ibig lang sabihin ng God tempted Abraham, God tested Abraham. Ibig sabihin, ang Diyos, dahil siya nga ay sovereign, he is in control of everything, siya ang nagbigay ng permiso at siya ang nag-allow na yung trial na yan, ng testing na yan, ay dumating sa buhay ni Abraham. Pero, hindi siya ang lumikha ng kasalanan sa puso ni Abraham. Yun ang ibig sabihin naman ni James, nang sinabi ni James na God tempts no one. So, para simple, ganito na lang. God allows external temptation. Okay? But He does not create inner temptation. So, dapat malaman natin ang distinction between external temptation and internal temptation. Yung external temptation, sabihin na lang natin, ay talagang yan ay, in a sense, galing sa Panginoon kasi siya ang nag-a-allow niyan. Hindi yan mangyayari. Yung circumstance na yan ay hindi mangyayari kung hindi niya tutugutan. Yan ang ibig sabihin ng God tempted Abraham. Tinugutan ng Panginoon na mangyari itong pangyayaring ito kung saan si Abraham ay natukso, no? Or tinestingan, no? Pero, uulitin ko, hindi ang Panginoon, kung ang tao man ay magkasala ng dahil sa tukso, hindi ang Panginoon ang siyang lumikha ng pagnanasa sa puso mo. Yan ay galing sa iyo. So, yan ay point number one. Maikli lang po ang ating tawag dito, pag-aaral sa araw na ito. Ang tanong naman, anong ibig sabihin na God cannot be tempted with evil? Ang Panginoon ay hindi pwedeng matukso dahil siya ay banal. At bilang banal, of course, understood na yon na hindi siya pwede matukso. Iwanan na po natin yan para at least kuha nyo na po. We do not have to stay long there. Pero ang ikalawa, ganito. Ang sabi dito ni James, no, sa verse 14, narito na po tayo sa verse 14. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kung ang tao man ay natutukso, at kung siya man ay tawag dito nadadala, yan po ay dahil sa pagnanasang, makasalanang pagnanasa or desire na nasa puso niya. Galing po sa atin. So, God is not the author of sin. We are the authors of our own sins even though the Lord allows the circumstance. Yon. So, ito ay maraming beses na tinuturo ng Biblia. Siguro you will remember the Bible says, no, sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things. Talaga namang ang puso ng tao ay makasalanan. Yun po ang turo ni Jeremiah. The heart is deceitful above all things. Ang sabi naman ni Pablo, if you remember, no good thing dwells in me. In my flesh, in my sinful nature, sa aking puso, no? Kung ako lang ang pag-uusapan, talagang walang mabuti, walang kabutihan or kagandahang or kabanalan na naninirahan sa puso ko. Kung meron man, ay yan ay dahil na lang sa grasya ng Panginoon. Pero kung tayo lang ang pag-uusapan, eh wala. Diba sabi ng Bible, all our good works are filthy rags. Maruming trapo ang lahat ng ating mga mabuting gawa. So, wag na po tayong magtaka, wag na po tayong masurpresa kung sinabi ni James na when a person is tempted, he is enticed by his own desire. Tayo ay natukso dahil in the first place, meron tayong masamang pagnanasa na naninirahan sa ating puso
na napupukaw, nagigising tuwing merong pangyayari na, you know, na yun nga, pumupukaw nga sa ating pagnanasa. So, sa ulit, ang application dito, wag po nating sisihin ang Diyos. Ang the fault lies with us. The responsibility is ours. If ever we are tempted, we do not blame God. Okay. So, yun po. At ang ikatatlo, as I said, this will be very short. When desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth to death. Natatandaan niyo po ang sabi ng Bible, what you sow, you reap. Yan po ang tragedy. Kung hahayaan mo na ang pagnanasa ay bubusugin mo at magbunga ng kasalanan. Ang kahahantungan po niyan ay talagang kamatayan. Disgrasya, lahat ng klase ng lungkot, lahat ng klase ng kasiraan sa buhay mo, kasiraan sa relasyon. That is what the Bible is always saying. The wages of sin is death. Kung kaya dapat talagang mag-ingat tayo. Wag po, let us not treat sin lightly. Nasanay na po tayo na, you know, ang iba naman, nagkakasala din. Eh, ako'y tao lamang. Yun ang excuse ng karamihan. Kaya, para sa atin, hindi po tayo careful when it comes to sin. Pero, ang dapat natin pong alalahanin na ang kakahantungan po nito ay talagang kamatayan. Hindi lang physical death. Kung hindi ka ligtas, kung hindi ka nakapagsisi at nakahingi ng awa at kapatawaran sa Diyos, ang talagang kakahantungan po ng kasalanan ay hindi lamang physical death, kundi eternal death, no? Kasi the wages of sin is death. Okay, yun po ang mga leksyon na matututunan natin. Punta po tayo sa application kasi dapat yung ating napag-aralan ay i-apply naman natin sa buhay natin. It should not merely remain theoretical. Ano po ang dapat nating gawin ngayong natutunan na natin ito? Well, number one, sinabi ko na ito kanina, don't blame God. Huwag nating sisihin ang Panginoon kung tayo man ay nahulog sa kasalanan or kung tayo man ngayon ay naghihirap or nag-e-experience ng consequence ng ating ng kasalanan. Huwag po nating sisihin ang Diyos. Ang dapat po nating sisihin ay ang sarili natin. Because kung tayo man ay nagkasala, dahil ito sa ating pagnanasa na hinayaan natin tayo. We are the ones responsible. Hinayaan natin na yakapin yung tukso. Okay? So, that's number one. Number one application, don't blame God. Okay, number two application, sinabi ito ni Jesus, watch and pray that you fall not into temptation. Dapat talaga tayo maging prayerful. Kung nais nating huwag mahulog sa tukso, we have to prepare beforehand. Ibig sabihin, in advance, preparado na tayo na kung dumating man ang tukso, meron na tayong lakas na ito ay labanan. Paano po natin gagawin yan? Watch and pray. Sabi ni Jesus, kung kaya ang tanong ko sa ating lahat, tayo ba'y prayerful? Lagi ba tayong nananalangin? Tayo ba'y nagdadasal sa Panginoon at humihingi ng kanyang lakas na kung, Lord, lead us not into temptation, di ba? Lord's Prayer, yun ang itinuro ng Panginoon. Kung tayo'y manalangin tayo, lead me not into temptation. O yun. So, wag na po tayong magtaka kung tayo mahulog, baka naman ang dahilan kung bakit tayo nahulog sa kasalanan ay hindi tayo prayerful. So, yun ang second application. And finally, dito po ako magtatapos, ang sabi pa ng Book of Proverbs, I think chapter 4 yata, no? Guard your heart, for out of the heart are the issues of life. Bantayan po natin, alagaan po natin yung puso natin. Kasi kung ano yung nilalagay mo sa puso mo, kung ano yung hinahayaan mo na mga maling mga kaisipan, idea, thoughts na pumuno ng puso mo, yun ay tawag nito, pinapakain mo yung pagnanasa mo. For example, sabi nga ng kanta, be careful little eyes what you see. Kung lagi kang nag-iisip tungkol sa mga material na bagay, tungkol sa
bagong kotse, bagong bahay, mas, you know, lahat na, if you focus on worldly things, you are feeding your worldly desires. At huwag ka nang magulat kung pag may dumating na tukso, yun, yayakapin mo, mahuhulog ka. Kasi hindi mo inalagaan yung puso mo. Kaya sabi ng Bible, ito yung third application, very simple, guard your heart. Bantayan po natin kung ano yung pumapasok sa puso natin. Kasi pag once na pumasok yan, yan ay lalaki, lalaki. Ang pagnanasa po ay lalong titindi. At pag dumating ang tukso, wala ka na magawa. Masyadong malakas na yung pagnanasa mo. Ang mangyayari, yakapin mo na lang yung tukso, mahuhulog ka sa kasalanan. Yun po ang ating devotional sa araw na ito. May God bless our devotional and may we become doers of the word, not hearers only. I-apply po natin sa ating buhay yung ating napag-aralan. Yun lang po.